Hey guys, welcome back to my channel. Today is Sunday. Andito kami ni Dave sa Columbia Mall. Magbablog na lang kami today kasi wala naman kami ibang gagawin. Kakain lang kami and then maybe we're gonna go to the mall kasi meron lang kaming bibilhin. I think bibili siya ng boxers kasi inubos ko na yung boxers niya. Ako kasi yung nagsusuot ng boxers niya. Wala na siyang magagamit talaga. Pasok na tayo kasi super gutom na talaga kami ni Dave. Tingnan niyo si Dave, hindi na siya nagsismile. Kasi gutom na siya, sis. Hangry na siya. 12:45 ng hapon na, tapos hindi kami nag-breakfast. Nagkape lang ako. Medyo sumasakit na yung chan ko. So, tara, let's go. Ito yung Akira, guys. Tapos, andito yung Bonchon sa gilid. But dito na lang kami kasi gusto niya kumain ng ramen. Welcome to Jollibee. I'm here with the most beautiful woman that I've met. Wow! Ayun na siya kilabdi kay, gutom na kayo na siya. Like, smile lang na, pero as in, gutom na siya. Sabi ni Dave, para daw akong grade 5 sa outfit ko. Para ba? Yep, you're a grade 5. Ano kasi ito guys, romper lang siya na shorts. Thank you. Sorry, you. No, okay. You're good. Thank you. Ano to? Spicy shrimp. Ito guys, super favorite namin yung Dave, yung gyoza nila. Gyoza. Masarap yung gyoza nila. As in, sa lahat na natry namin yung gyoza, ito yung pinakamasarap. Kanina, hindi yun nagsasmile kasi gutom. Yun na yung napapahappy sa kanya pagkain. This is my friend Tina. Say hi. Is it okay if I vlog you? Absolutely. Alright. Here's our ramen. That's kay Dave and Don. Pero pareho lang yung in-order namin mga sis. Si Tina, I don't know if you guys remember yung, ano nga yung photoshoot namin ni Michelle Lab. Yung shoot kami sa loob ng store. Yung ugly location photoshoot. Sister niya yun. Actually, sila yung may-ari ng Kung Fu Melty dito. Lahat ng Kung Fu Melty yata dito sa Maryland. Hindi ko pa alam yung iba. Ano pa yung store nila? Ano ba yung restaurant nila? Hot Pot. Pero sobrang humble nila mga sis. As in, sobrang humble talaga. As in, super mababait. Nakilala ko yung stylist ko sa hair ng dahil sa kanya. Kasi dun din siya nagpapa-hair. As in, super bait talaga nila, promise. Eto na siya, yung volcano na spicy. Kain na tayo. Okay. Yo. Count here. Sige. Game. Parang extra spicy sila ngayon. Good. Yummy. Halang kayo, no? Much later. Medyo malayo yung pag-park namin sa kotse, pero sabi ko, hindi na lang kami mag-transfer doon. Mag-walking na lang kami kasi super busog talaga. As in, super. Happy na kami! Kasi nakakain na kami. Happy ka na? Oh. Yun lang talaga yung happiness namin. Sabi ko sa inyo guys, yun lang talaga yung nagpapasaya sa amin ni Dave. Pagkain lang. Nandito ako sa H&M, paglalaki. Bibili ako ng t-shirt and then polo siguro kay Dave. Kasi hindi yan talaga bibili guys pag hindi ko siya bibilhan. Hindi mahilig sa shopping si Dave. Pauwi na kami ni Dave guys. Kailangan ko na talagang umuwi kasi kailangan ko ng, you know, ano tawag nun lab? Nature call? Libang! 2 hours later. Andito na kami sa bahay ni Dave. Actually, kanina pa, nagbanyo lang talaga ako muna. Ngayon guys, ipapakita ko lang sa inyo yung mga pinamili ko para sa kanya. Kasi sinabi ko sa inyo kanina sa store na hindi talaga yan bibili si Dave. Hindi kasi siya mahilig talaga mag-shopping. Hindi yan bibili kung hindi ko siya bibilhan. So, every time bibili ako, dapat bibilhan ko din siya para fair naman. Kasi parang nagigilty ako pag ako lang yung nag-shopping, tapos wala siya. Meron kasi akong binili online from Urban Outfitters and then Zara. Tapos wala
wala siyang nagustuhan dun sa mga pinakita ko sa kanya. Medyo mahirap kasi siya hanapan ng shirt dun sa Zara. Kasi most of the shirt na binibili ko sa kanya dun, hindi niya kasha. Medyo maluwang yung small. Sa H&M, sobrang fit na fit niya yung small talaga. Ayaw kasi ni Dave ng maluwang na damit. Ayaw din niya yung super tight. Yung parang tamang-tama lang. Tapos okay yung fit ng H&M. Tapos okay din yung H&M kasi hindi naman ganun ka-expensive compared kay Zara and sa Urban Outfitters. Unahin ko muna yung mga pinamili ko kay Dave. Yung mga simple na polo lang, madali lang bilhan si Dave talaga kasi gusto niya yung mga ganito. Pareho kami ng gusto, yung mga plain shirt lang. Ito yung first na binili ko sa kanya, olive green na polo, size small. Ito, same lang din. Plain na polo, pero navy blue siya. Meron sana akong gusto doon na beige. Tinawagan ko siya, ayaw niya. Pero bagay sa kanya yung ganun na color, yung off-white and beige. Kasi maputi si Dave, diba? Parang blooming siya tingnan. And then ito, na stripe na shirt lang. Isang ganito. Small din to. And ito naman, naka-sale to mga sis. Ay, hindi ko pala sinabi sa inyo yung price. Itong shirt na to, ano lang siya guys, $9.99 with tax $10 plus. Tapos ito naman, $13 each. Ito guys, naka-sale siya. Nakita ko lang dun bago ako lumabas dun sa mga panlalaki. From $14.99 or $15. Ano na lang siya, $7, $6.99. Ganyan. Ito naman mga sis, meron na akong white na ganito. Tapos first time ko nakita tong ganitong color. So binili ko na lang siya kasi $6 lang naman to. Dapat extra small eh, pero wala na silang extra small. Pero okay naman tong small sa akin. Kanina mga sis, medyo mahaba yung linya talaga sa H&M kasi social distancing din siya. So, dun ako nakalinya talaga or dun ako natapat sa mga jeans na pambabae na nakasale. Tingin-tingin lang ako dun while waiting. Tapos nakita ko to, hindi pwedeng isukat eh kasi close yung fitting room nila. So, kinuha ko na lang. Kasi mura na siya. From $50, $10.99 na lang siya mga sis. O, di ba, bongga? Tapos ano siya? This one's the super skinny ultra high waist nila. Tapos size 2 siya. Feeling ko kasha ko naman to eh. Tapos wala akong color na ganito. Ay, meron pala. Pero ripped yon. So, ito, hindi talaga siya ripped. Like, walang butas-butas. Ito muna yung unahin ko from Urban Outfitters. I'll start with the yellow tank top. Ang liit pala nito. Parang pang grade 1. Extra small. Sana small na lang yung binili ko. Ang liit talaga sis. As in, ito mga sis, $22 siya. Pero meron kasi siyang ganyan, no? Yung detail. Ito naman, binili ko kasi sabi ni Dave, magbe-beach daw kami. Pero malapit na po matapos yung summer. Hindi pa kami naka-beach. Baka hindi ko na ito masuot. Or baka sa Pilipinas ko na lang ito susuotin pag matuloy yung pag-uwi namin next year. Maganda to kasi you can wear it na ganyan. Kung malaki yung boobs nyo, maganda to kasi pwede nang hindi mag-bra, tapos magte-tape lang. Pero sa akin, kasi nga wala akong boobs, so magsusuot na lang ako ng parang lace-lace na bra para maganda siya. Pag ito yung side yung gagamitin ko. Pero pwede naman ito yung sa likod, tapos ito yung sa harap. Yan. So, reversible siya. If you guys are looking for nice quality tank tops, yung Limitless collection ng Zara, maganda siya. Meron kasi ako nabili from them and gustuhan ko talaga and gusto kong bilhin yung ibang colors kasi nga, hindi siya ganun ka-expensive compared sa Urban Outfitters. Ito naman, yung mga ganito kong tank top pala from Urban Outfitters to. Tie-dye to, ganyan. Merong green na to and yellow, pero out of stock siya. So, ito na lang yung binili ko. This one's $24. Ito na yung last na top na binili ko from Urban Outfitters. Ganyan lang siya. Tapos, $29 to. Ganyan siya. 1, 2, 3, 4. 4 items lang din pala yung binili ko from Zara. Pero yung Limitless collection nila, maganda talaga, promise. Maganda yung tela. Ito guys, parang ube na ice cream na halter top. Ito yung lavender na gusto ko talaga na pagka-lavender. Ganyan siya. Kasi may mga purple or lavender na hindi bagay sa skin color ko. Pag mga ganito, okay naman siya. Ito guys, extra small to small siya. So yung sizing nila sa Limitless collection, extra small, small, medium, large. Ganon. So ito, XS to small. Maganda siya. Tapos super stretchy din. Pareho lang siya dun sa Urban Outfitters. Tapos mas mura siya. Kasi $12.90 lang to. Ito naman, same lang din. Same yung price. Same din na Limitless collection. Akala ko talaga hindi siya ganito ka-crop. Kasi sa model, dun sa Zara na website, parang hindi naman siya ganun ka-crop talaga. Pero oh my god, $12.90. Maganda to. Alam niyo kung bakit nagustuhan ko to. Meron ako mga ganito from Garage, pero hindi ganito yung likod niya. Tingnan niyo yung likod. Cute yung likod. Yan.
Ito naman, maganda yung tela. Parang swimwear yung tela, pero okay na siya sa akin. And I like the color too. This one's $19.90. This size small siya. Crop top na long sleeve. Meron ako mga ganito, di ba? Gusto ko itong mga ganito kasi parang conservative siya, pero hindi masyadong conservative. A few inches later. I'm so bored. I don't know what to do with my life. Kasi nag-nap si Dave. Pinipilit ko yung sarili ko na hindi mag-nap para deep sleep talaga mamaya. Sometimes kasi pag nasusobrahan ako ng nap ng hapon, nap muna ako ng mga 30 minutes lang. Pero umaabot ako ng 2 hours, sometimes 3 hours. Tapos hindi na deep sleep yung pagkagabi. Kagabi, sobrang makati yung throat ko. Sabi ni Dave, tinitingnan daw niya ako matulog. Kaya daw ako makati yung throat kasi nakanganga ako kagabi daw. Hindi ko alam kung bakit nakanganga ako. Hindi naman ako umanganga palagi pag natutulog. Pero last night daw, parang nakanganga ako, tapos ubo ako ng ubo kasi nga nagde-dry yung throat ko. Tapos kaya siguro siya antok ngayon kasi pag every time na ubo ako, like, nagigising talaga siya, like ginaganon niya yung likod ko. Meron pala akong gustong i-check sa inyo mga sis kasi natuwa talaga ako. Diba dalawang videos na yun na-upload ko about breast augmentation? If hindi nyo pa napanood yung mga videos na yun, ilalagay ko lang sa description box below just in case you missed it. Meron kasi nag-leave ng comment sa first video ko na super negative talaga and pinatulan ko yun kasi medyo na-hurt ako. Hindi medyo, na-hurt talaga ako. Ayaw kasing isali yung pagka-Christian ko kasi hindi ibig sabihin na Christian ako then perfect na ako. Gusto ko nga sabihin sa inyo yung mga weaknesses ko, yung mga insecurities ko kasi gusto kong malaman yun na pareho lang tayo. Hindi talaga ibig sabihin na nagpe-pray ako, nag-share ako about my faith then perfect na ako. I still have struggles. Meron akong insecurities talaga. Madami sila. And alam naman ni God lahat yun kasi sinasabi ko sa kanya lahat. And sabi ko nga sa inyo eh, na parang, I cannot hide anything from you, Lord. Might as well tell you about every single thing that I feel. Kasi wala naman akong natatago sa kanya. Lahat na nararamdaman ko, lahat ng iniisip ko, alam naman niya, diba? Anyway, going back to the viewer, this no second video, nag-leave na naman siya ng comment, pero nag-sorry siya. Na-realize na niya na super negative siya nung first video and nag-sorry talaga siya. So, sobrang na-appreciate kita, sis, if you're watching this. Hindi ko naman siya kilala personally, pero I know you know who you are. So sobrang na-appreciate ko talaga. And gusto ko lang kayong bigyan ng advice kasi marami din talagang tao na struggle when you want to correct or rebuke a person. When we correct someone, it should be purposeful. A rebuke kasi should not come from a place of jealousy or hate or self-interest, or it should not be vindictive in nature. Yung betterment ng friend nyo should be your sole purpose. Yun lang talaga. And then of course, given na yung be loving and be redemptive, be willing to extend grace and forgiveness to that someone. Kasi do not, para sa akin ha, para lang naman to sa akin, do not offer a rebuke or correction to someone kung hindi naman kayo willing mag-forgive. Let me know in the comment section below what type of friend are you. Are you confrontational? Or ikaw ba yung tipong friend na parang ayaw mong pag-usapan yung mga problema na nakikita mo sa barkada kasi ayaw mo ng gulo. Yung ganon. Hi guys! Thank you so much for watching today's vlog. Sorry, wala na akong battery. Ayoko na din siyang hintayin mag-charge. So thank you so much for watching. Please don't forget to like and subscribe if you haven't already. Go na? May your brow game be as strong as my smile today. Peace.